Kumusta mga kagacha? Kanina meron na namang nirelease na bagong update para sa Axie Infinity Origin. So sa video na to, isa-isay natin yun, yung improvements and bug fixes, ganoon na rin yung mga changes sa skill cards, at saka yung UI improvements. So unahin natin yung improvements sa bugs. So sa Discord, nirelease nila yun. Nilagay ko na lang dito sa notepad para mas malaki at mas mabasa nating lahat. Number 1, charms will no longer work if equipped with non-compatible cards. So all goods to. Etong number 2, endless anger na rune will no longer grant rage to dead axes. Ito parang wala naman din to masyado. Ito naman, draw card effects will now draw the card before dealing damage, removing the infinite draw card exploit. So wala na yung bug na infinite draw card exploit, kasi dati nauuna yung damage bago yung draw. Kaya ang nangyayari, pagka-damage mo, mapupunta yung card dun sa discard pile, tapos gagana na yung draw, yun yung madodraw mo ulit. So nagkakaroon ng infinite usage nung ganung bug. Number 4, using a zero energy draw card effect will now correctly end turn when the turn timer is up. Number 5, eto tignan natin, the submit button will be disabled if you have not selected a card. Interesting tong update na to mga kagacha. So, siguro kagaya nung card na Sirius. Discard one card from your hand. So dati kasi pag ginamit mo to, 80 damage, tapos mamimili ka ng card na i-discard sa hand mo, pero pwede mong i-click yung submit button kahit wala kang pinipiling card, kaya ang nangyayari, 80 damage, tapos wala namang drawback, wala kang diniscard. Pero ngayon, hindi mo na siguro magagamit yung Sirius kung wala kang i-discard, kasi hindi na clickable yung submit button kapag wala kang pinipiling card. So yun yung nakikita ko dito. Hex and Fear on multi-target attacks will now only shuffle one confused card. Good update din to mga kagacha, kasi dati, kunyari nagkaroon ng Fear yung Axie mo, tapos gumamit siya ng cards na nakalagay attack 3 times. So attack siya ng 3 beses, ang nangyayari, 3 confuse yung masya-shuffle sa deck mo. Sobrang dami, 3 confuse, dahil gumamit ka lang ng isang card na 3 hits. So ngayon hindi na ganun. Kahit 3 hits pa yan or 4 hits yung card mo, isang confuse pa rin yung masya-shuffle, kasi isang card lang yung ginamit mo eh. So hindi dapat per attack yon. Fix various clover summon bugs. Ito mga kagacha, yung clover na sinasummon, di ba? Kadalasan nilalagay lang natin sa harap yung clover. Tapos pag napatay ng kalaban, sa turn mo magkakaroon ka pa rin ng leaf. So hindi ko alam kung ngayon magkakaroon ka pa rin ba ng leaf o hindi na. Malalaman natin yan mamayang 3 PM after ng update. Number 8, Hermit's effect is no longer triggered by indirect damage such as poison. Negate 1 next attack on targeted ally. So nakalagay talaga specifically next attack. So pag in-attack, saka lang siya mag-activate. So dapat hindi siya nag-activate sa poison, sa bleed, or kung ano mang indirect damage. Dapat sa attack cards lang. Ito mga kagacha, no? Yung Oranda na card can no longer remove power effects. Ano ba yung cards na may power effects? Kagaya nito, power to, diba? Sakura. Ito, target any ally. Whenever you play a card this battle, heal this Axie 10 HP. Wala siyang stats eh. 2 cost siya, mabigat sa energy. Tapos wala namang stats. Walang shield, walang heal. Tapos madidispel lang ng Oranda. So inalis na nila yon. Yung mga power cards, hindi na sila madidispel. So considered na rin to na parang rune effect na hindi pwedeng matanggal. Number 10, summons will now correctly disappear after death. Ito medyo malalaman natin kung ano yung mangyayari mamayang 3 PM pag after nung update. Kagaya ng summon Mavis or summon Robin. Di ba pag sinamon mo yung Mavis, nilagay mo sa harap, tapos turn ng kalaban, inatak yung Mavis, namatay. Pagdating sa turn mo, gagana pa rin ng one time yung epekto ng Mavis, yung minus 1 cost sa attack cards. So tignan natin kung hindi na gagana. Ito namang 11, cards affected by Mavis will now display their correct energy cost. Okay, so inayos na yung bug na yun. Minsan kasi yung mga cards na nalagyan ng effect ng Mavis, hindi naman nababawasan ng 1 energy. Pero pag kinilik mo, sakalang makikita mo nabawasan pala ng 1 energy. Regenerator will now remove the debuff icons that cleanse it. Imp will now correctly cost 0 energy in Fury Forms. So, number 14, all cleanse effects should work more reliably now. Okay. Itong Gloomy Dice rune will now correctly activate on turn 1 when equipped by the player who goes second. So dati kasi hindi gumagana pag second ka, hindi agad nagtitake effect yung Gloomy Dice. Miracle Leaf rune won't apply its effect when the Axie has no leaves. Okay. So dati kasi may attack up pa rin kahit wala namang leaf yung Axie.
Itong last stand, rune activated while in Blood Moon will no longer cause the game to get stuck. Okay, so nagkakaroon pala ng mga stuck issues before. Fix the bug that caused the game to crash from an eggshell and bleed interaction. Potato Leaf no longer causes the game to crash. Fix a bug with void causing energy loss to the wrong player. Meron palang ganon. Minsan pag nag-void ka, imbis na kalaban yung mababawasan ng energy, baka ikaw pa yung nababawasan. Although hindi ko naman encounter. Mobile stage icons in adventure mode now scale their position properly. Okay, inayos yung UI sa mobile. Change the you don't have an account yet pop-up to insert your name. Number 23, fix a bug where Chimera was causing the game to crash. Okay, so mga crashing issues. Ngayon naman punta tayo sa balance patch. Ito sa cards, mga kagacha, ito yung mga naging changes. So, una sa Nemo, sa ear part to ng Aqua, yung heal 35 HP naging heal 40, pero nawala na yung energy gain. Target any ally, banish. Marami na daw kasi mga free energy cards yung Aqua, kaya naging imbalance na. Yung koi naman, mga kagacha, from 110 base damage, ginawang 95. So, ito yung kanilang reason bakit pinalitan. Pag tatlo yung Aximon Aqua at ginamit mo yung koi, so dahil 95 na yung base damage niya plus 45 pag tatlong Aqua ka, 140 yung damage niya, mga kagacha. Kahit papano, wala namang condition kagaya nung Thorny Caterpillar na kailangan may debuff yung kalaban bago maging 150 yung damage, or yung Sandal na kailangan may fear yung kalaban para maging 150 yung damage. Kahit paano itong Koi, 140 yung damage niya pero wala mga requirements na ganun, basta triple aqua team ka. Wolgeko, this axi, ala ko itong Wolgeko na to, mananerf siya or magbabago talaga yung mechanics niya. Pero mukhang nire-retain naman nila yung mechanics. So, wala naman na bago sa effect niya. Di ko alam kung ano tong naka-highlight na stuck by turn. This is actually a bug fix, but we also updated the description to make it clearer. Itong Topaz, mga kagacha, dahil mataas yung damage niya sa 1 energy cost sa late game ngayon, ginawang deal 5 damage na lang. So, early game, useless siya, parang sobrang hina. Pero late game, malakas pa rin. So, medyo mas okay siya sa late game na talaga. Pero for now, ang maximum damage ng Topaz is 155, dati 175. Tiny Turtle, masyado daw nilang na-nerf, ayan. So, binalik nila yung target any enemy. Mas usable na siya ngayon. Tiny Fan, so sa Tiny Fan, inalis na yung draw a card. Ayan, remove draw a card. Pero imbis na 2 damage boost, ginawa ng 4 damage boost. Tapos, meron pang heal 35. So, okay na yung Tiny Fan para sa akin. Hindi naman ganun kalaki yung impact na nawala yung draw one card. So nawala yung draw a card, pero mas okay. Aqua has too much draw card nga daw. Overall dito, sa mga kagacha, Nemo, Koi, Wolgeko, Topaz, Tiny Turtle, Tiny Fan, pabor naman yung mga changes. Hindi pumangit yung build, hindi naman nasira yung build. Na-balance lang talaga nila ng maayos. Etong Blue Moon, mga kagacha, no, dati deal 50 damage tapos draw a card. Ngayon lahat ng kapareho ng Blue Moon, Hero, Beetroot, yung mga cards na yan, pare-pareho na. Hindi na 50 damage, nag-increase ng konti, 55, tapos may required na if initial, draw a card. Yung goldfish, yung hair, yung dalawang yan, dating 60 damage sila, diba? Tapos if initial, saka ka lang magdodraw ng card. Ngayon, nawala na yung if initial. Napalitan ng mechanics. Tumaas yung damage, which is good, naging 70, no? Ang sakit na nito yung mga aqua, mga kagacha. So parang buff yung damage, nerf yung effect. Larva, eto, dati infinite energy nga kasi wala siyang banish, ngayon nilagyan na ng banish. Yung Goda, eto sa Beast na nerf. So, masyado mataas yung damage daw na 60, tapos meron pang isa-shuffle na void. Ngayon, 40 na lang. Potato Leaf, ayan, inayos lang explanation. Gain stealth for 2 turns, if there is at least 1 non-stealth Axie alive. Sa runes, mga kagacha, wala masyadong pinalitan maliban sa Endless Anger. Ano yung nangyari sa Endless Anger? So, dati ganito yung nakalagay na description niya, no? Each rage grant 1 bonus damage. Ngayon, each rage grant 3 bonus damage. Ewan kung inayos lang nila yung description or nabuff siya. Endless Anger yung isa sa the best runes sa Mystic. Sabi rin nila, due to technical complications nga daw, only one rune is being changed this patch. More changes coming in the future. So marami pa silang changes na gagawin sa future, pero sa ngayon, ito lang muna daw. Sa charms, mga kagacha, ito yung nangyari sa charms. Nawala lang yung mga percent, plus 20%, plus 10, plus 20, yung mga buff na, stat buff na yan. So kung nilagyan mo ng banish yung isang card, nakalagay add banish, wala na yung mga plus 20%.
Tapos ito mga charms na to, yung Gecko Mask, Flamingo Hammer, Lazy Snail, ayan, lahat to dati kasi nakasulat all enemies for 2 turns, ayan, attack applies for 2 turns, puro 2 turns ngayon, 4 turns, which is 4 turns naman na talaga before, mali lang yung nakalagay sa description, so inayos na nila. Tignan naman natin ng konti yung changes sa UI. Ito mga kagacha, medyo malaking changes to. Mag-e-end na yung turn mo automatically kapag wala ka ng playable cards left. So pag wala na makakas na card, automatic, kahit hindi mo i-click yung end turn, may end turn ka na. Pampabilis to ng game mga kagacha. Kasi minsan yung players, nagbabasa pa ng cards, nakakalimutan pindutin yung end turn, talagang sinusulit yung timer. So ngayon, pag wala na makakast, automatic e-end turn. Next, ito pa. Pag wala ka daw kinast or wala kang ginamit na card in 15 seconds, automatic end turn ka. So medyo fast pace na yung laro mga kagacha, hindi na pwede yung sobrang tagal nag-iisip. 15 seconds, ma-end turn ka bigla. Medyo ano to ha? Medyo may pressure, no? Kasi dati, syempre, iniisip mo pa yung combo mo. Ano yung magandang gamitin? Ano yung uunahin? Lalo na kapag tournament, di ba? Iisipin mo talaga na maigi. Hindi pwedeng basta-basta decide ka lang. Pero dahil dito sa ganito, in 15 seconds, kailangan makapag-decide ka na. Pag hindi ka nakapag-decide, automatically end turn. Ayan, no? Sobrang lugi ka mga kagacha, once na hindi ka makapag-click ng card, no, hindi mo magamit yung isang card in 15 seconds and turn ka. Parang talo ka kaagad pag nangyari yon, kasi syempre nagpass ka ng turn mo eh. Turn na ulit ng kalaban. Parang wala kang ginawa sa turn na yon, so kailangan mag-decide ka kaagad. So leaning towards fast-paced game na nga yung Origin. Tapos ito, inayos na rin nila mga kagacha, mas mabilis na natin ma-access yung runes and charms na naka-equip sa ibang Axie. Kung gusto mong equip yung runes or charms na yon, automatic i-display na kung sino yung nakasuot ng ganung Axie. Tapos pwede mong click yung take para matanggal dun sa Axie na yon, tapos masuot dun sa gusto mong lagyan. So hindi mo na kailangan hanapin nga kung sino yung may suot na ganun, pupuntahan mo pa, i-unequip mo pa dun manually, tapos pupunta mo yung bagong Axie, doon mo i-equip. So ngayon, ganyan na lang. Tapos ito pa, additional improvement sa UI. Yan, makikita nyo na yung runes na suot nila. Ayan, so mas better na rin yan para alam nyo na, hindi nyo pa kiniklik yung information ng Axie, alam nyo na ay nasa kanya yung nakasuot yung runes na yon. Nakasuot yung runes na yon. Hindi mo na kailangan i-click pa kung ano yung mga gamit niya, diba? So nag-show up na. Additional ano yan, quality of life sa game, mas mapadali yung ating pag-browse kung marami-rami na yung Axie natin, magkakamuka, ayan, alam natin kung sino may suot. So yun lang mga kagacha, yung update natin dito sa Axie Infinity Origin ngayong May 27, medyo nag-i-improve na yung Origin, pero actually marami pa rin kailangan baguhin, maraming ayusin, maraming kailangan i-balance, pero kahit papano, mas nakikita natin na yung mga small difference na yon, yung mga small bugs na parang hindi masyado napapansin, inaayos nila, pati yung UI na improve talaga. So hopefully mga kagacha, mas maging better and polished game itong Axie Infinity Origin para mas maraming ma-enjoy laruin ito at saka maging competitive talaga. So salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe for more Axie Infinity videos and other NFT games na lalaruin natin in the future. And as always, enjoy your games and see you sa next video.